Hello, hello, mga tomodachi. Subscribe and click the bell button. Also, follow me on Facebook. Please subscribe. Mga tomodachi dyan, welcome to my vlog. Ngayon, babasahin ko sa inyo kung anong ba yung mga zodiac signs na maswerte ngayong 2019. So, get ready. Dapat alam nyo kung kailan kayo pinanganak. Of course, alam nyo kung kailan kayo pinanganak, kung ano yung zodiac sign ninyo. Dahil babasahin ko dito sa aking iPad na nakuha kong information kung ano ba yung mga zodiac signs na maswerte ngayong year ng Earth Pig. Okay. Ang mga pinanganak sa taong mga kuneho, unggoy, adaga, ang mga pinakamaswerteng Chinese zodiac sign sa 2019 na Earth Pig. Ito ang inihayag ni Feng Shui Advisor Johnson Chua sa kanyang pinakahuling Us Away episode. So ito daw, sinabi ni Chua na ang rabbit ang pinakamaswerte dahil ito ay kaibigan ng pig. Kaya ang mga pinanganak ng taong, yan, focus nyo, pakinggan nyo, mga pinanganak noong 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, at 2011 ay makakaroon ng maraming kaibigan dahil kaibigan niya ang Earth Pig. Sa pamamagitan ng pagkaroon ng maraming kaibigan, magiging maswerte ang kanilang network at mga koleksyon. Wow! Alam nga natin that no man is an island, di ba? So your luck is also from your connections, your network, you can gain your wisdom, ayon kay Chua. Bukod pa sa lilipad ang Heaven Star, Rabbit's Palace. When you say Heaven Star, may guardian support sila. May mga helpful people na pwedeng tumulong sa kanila, ayon kay Chua. Lahat umano ng hinihingiling ng mga pinanganak sa rabbit ay maaring matupad ngayong taon. Kaugnay nito, ang mga problematic star ay ang mga pinanganak sa Year of the Monkey. So ito yung mga may problema ngayong 2019. Ang mga pinanganak... Subscribe and click the bell button. Also, follow me on Facebook. Please subscribe. 1956, 1968, 1980, 1992, at 2004. Pero ikinukonsidera pa rin na maswerte din sila ngayon taon dahil may tatlong good stars na sumusuporta sa monkey. Meron yung tinatawag natin na fortune virtue, so ibig sabihin kahit wala siyang ginagawa, yung biyaya pumapasok sa kanya. So, sana yung mga nasa monkey, wag mako-complain for 2019 na, uy, bakit ganun? Sabi niya, swerte, pero wala namang nangyayari. Meron na pala, pero hindi lang natin kaya i-handle. May mga dumarating na opportunities, pero hindi lang kaya i-handle. Dapat sensitive tayo sa mga dumarating na swerte sa atin. Ang mga ipinanganak naman sa Year of the Rat, yon, Year of the Rat ako. 1960, 1972, ako yon. 1972, 1984, 1996, at 2008 ay makakaranas ng paglago at oportunidad sa 2019, ngayong taon na to. So I can see, lalago ang aking YouTube channel. Sa tulong nyo, syempre, mga tomodachi. Subscribe and click the bell button. Also, follow me on Facebook. Please subscribe. Ang maganda naman sa Year of the Rat, mag-expand yung kanilang knowledge and wisdom. So maraming opportunities for learning, experience, skills. Sinabi pa ni Feng Shui expert Chua. Magiging maganda ang career ng Rat dahil makakaroon sila ng mas maraming kaalaman at karanasan. So for me, kasi knowledge is one of, pwede mong sabihin strengths,
So adding up to your knowledge, adding up to your experience, dagdag yung sa skills and profession. Sinabi pa ni Chua, ang mga tao na may Chinese zodiac sign of the year na rat ay kilalang taga-resolba ng problema. Totoo yun. Ang daming mga problema na tinatapon sa akin. Problema sa pera, problema sa love life, problema sa kung ano-ano pa, kailangan kong isolve. Dahil yan ang isa sa mga purpose natin of living dito sa mundo, ang tumulong sa kapwa. Ibig sabihin, pag tumaas pa ang kanilang knowledge o ang knowledge namin, mga rat, mas marami pa kaming pwedeng hawakan. So kaya super ganda para sa Year of the Rat ang year 2019. At gawin nating totoo yan dito sa YouTube. Subscribe and click the bell button. Also follow me on Facebook. Please subscribe. I'm sure na itong year 2019, dahil ako ay pinanganak sa Rat at kayong mga mananonood na pinanganak sa Year of the Rat, magiging successful ang ating YouTube channel sa tulong natin isa't isa. Hindi lamang mag-subscribe, hindi lamang mag-click ng bell button, at kailangan natin panoorin ang ating mga videos para ma-improve ang ating watch time, at we can also learn from the videos. Simple man yan o high-tech man ang paka-edit niyan, we can always learn from different opportunities. Kahit sa maliit na bagay lang yan. If we're going to open our minds, knowledge can be imparted. Until my next vlog, this has been your Tomodachi, Joseph Salcedo de Leon. Babu! Subscribe and click the bell button. Also follow me on Facebook. Please subscribe.